Hello guys, what's up? Good morning. Kagising ko lang at hindi ko. 3 AM na ako natapos mag-edit today. And gaano ka ba naabot ng aking boss sa umaga? Yun ang aking talent, number one. So gaano ka ba? Good morning, what's up? Dito na naman po ako, inyong kawatan, inyong kaibigan, inyong katsikahan na si... Pag nalaman na naman to ng aking asawa, siguradong lagot na naman ako sa kanya. So, nasa work si Angge. Ako naman, ito na naman ang aking routine today. So, mag-i-video na lang ako para kasaysayan naman ang aking buhay. Magkaroon naman ng konting kasaysayan ng aking buhay kasi wala na nangyayari sa akin dito sa bahay. Ulit na lang. Gusto ko na pumasok sa trabaho. Malapit na. 1 week na lang. 1 week na lang. So guys, ayun. Kagabi, gumawa kami ng vlog. Sobrang bagong vlog na yun eh. Lagi namin nakikita yung challenge na yan. Sabi ba ni challenge? Pero na nakita namin yan, mga February pa ata o March. So, ngayon lang naman ako nagsimula, kaya ngayon lang din namin ginawa, no? Thank you pala sa mga nag-subscribe sa aking channel. Hindi ko na kayo may isa-isa. Actually, syempre, nag-umpisa pa lang ako. So, mga most people na nag-subscribe sa akin, yung mga pinilit ko. So, yun po talaga yun. Yung mga pinilit ko. Yung mga pini-em ko, ayan. So, thank you. Thank you sa inyo lahat. Sana hindi po kayo magsawa na panoorin yung gantong muka at saka yung mga kasama ko po. Kasi in the next few days, baka ganun pa rin po yung makita nyo. No? So yeah, ano pa bang masasabi ko about myself? Hindi ko alam kung alam nyo to. Siguro alam nyo na. I'm a lesbian. Ever since, I think, college. Mga ganun. So yun nga, 2009, actually yun nga, dun nga ako nag-start. Di naman din madali yung pinagdaanan ko from having a lot of boyfriends and everyone knows me na straight. Although boyish ako, pero syempre, there are a lot of my friends who straight and very girly nung high school ako and elementary. So I don't know how they've handled it. Like kung sobrang ginudge pa nila ako or what. But, I don't know for sure. Kasi hindi na naman kami communicate ng mga friends ko. But, in fairness to my family, I was accepted. Not really wholeheartedly, pero syempre, tayong mga nasa LGBTQ world, we have to adjust, like, we have to make a big adjustment to the community, especially to our family. Kasi hindi rin naman di para sa kanila na i-adjust sa mga sarili nila. Kasi, di ba, they know na yung anak nila is straight na guy or straight na babae. So, dapat, we should help them na kilalanin tayo at mapakita rin natin sa kanila, ma-prove din natin sa kanila or sa sarili mo mismo na it doesn't mean na naging ganyan ka, magkababaya ka na sa sarili mo. So, yun lang naman kasi yung I think na gusto ng parents natin, yung mapabuti tayo. So, parang minsan naisip nila na
na papasama tayo or what, kasi parang baka inisip nila na influenza nata kaya tayo naging ganito. But I don't think that our parents are thinking that much na bad. Kasi syempre, our parents loves us. Diba? Sino bang unang magmamahal sa atin kundi yung family natin, yung mom natin, yung dad natin, mga kapatid natin. So, yeah. I'm just lucky to have my parents with me and my family who accepted me for who I really am. Paano ko ba sasabihin? Sa mga iba, na mga nagtatago pa, or sa mga out na dyan sa atin, at sa mga lahat ng LGBTQ Filipinos, yung mga community ng LGBTQ, gusto ko lang sabihin na mga taong on process pa na mag-out at saka nahihirapan pa talaga kilalanin ang kanilang mga sarili, don't be afraid, just be yourself and go with the flow lang. Kung ano yung dalhin sa'yo ng buhay mo, doon ka lang munta, kasi mahirap naman na you're pretending to something that you're not, and mas mahirap yung bigyan ng justice, diba? Parang so yung mga ganun klaseng struggles na naranasan nyo today, I just want you to know that there are a lot of people na naniniwala sa inyo. Isama nyo na ako sa listahan nyo. And magkaroon lang kayo ng faith sa sarili nyo, kay God, at saka sa family nyo. And sa mga ibang tao na nag-judge sa inyo, wala naman sila magagawang maganda sa inyong buhay. So, ganun talaga ang life. Diba, minsan mayroong mga mag-judge sa atin. Hindi lang naman yun bilang LGBT ka. Marami pang mga klase ng tao na bubuli, na judge ng ibang tao. Kasi yun naman talaga ang buhay. May mga iba-iba tayong qualities. And hindi natin lahat mapipis. So, what we can do now is to do what's best for ourselves. Diba? Kung may gusto ka, you have to work hard for it. Mag-ipon ka, and eventually, makukuha mo rin yun in time. Magkaroon ka lang ng faith, and always be positive in life. So, yun lang siguro masasabi ko sa mga tao na katulad namin na dumaan din sa struggles. Nakagawa lang naman talaga ako ng video kasi sobrang tagal talaga mag-upload. Hindi ko alam kung Canada na ba talaga to. Akala ko mabilis sa internet dito. Anyway, habang nag-aantay tayo, chill-chill lang. Kasi hindi naman ako makakatayo, di ba? Dito lang ako. Ganyan-ganyan lang. Video-video, nakaupo, day. Days later. Tapusin ko na kaya yung vlog ko kasi wala na kwenta-kwenta yung mga pinagsasabi ko. So, hanggang ngayon, nag-upload pa rin ako. Actually, it's almost done. Currently 81% and I think that's it for today. So, bye!